Hello, pasensya na po. Good evening sa ating lahat. Medyo madilim dito pero magbablog po ako about dun sa komento ko sa kay FLM at dun sa mga patuloy na kritiko niya sa mga ginagawa niya ngayon. So, magbibigay lang po ako ng opinion ko unang-una kay FLM. So, para sa akin guys, yung ginawa ni FLM ngayon, napakalaking bagay po sa atin, sa karamihan o sa mga natutulungan na kababayan natin, lalong-lalo na po yung mas higit na nangangailangan na naaabot niya sa kaniyang tulong. So, dapat ipagpapasalamat natin yun, ganun pa man kahit sabihin man natin na mayroon po siyang mga previous na pinupukol sa kanya dahil sa mga sinasabing mayroon siyang ginawa na atraso. Para sa akin po guys, wala akong pakialam doon. At unang-una ang mahalaga po sa akin ngayon yung nagagawa ng isang tao na dapat talaga natin papasalamatan. Kasi sa panahon ngayon, sa totoo lang, kahit makadilawan ka man, maka Duterte ka man o ano ka pa man, dapat sa panahon ngayon is tayo magkakaisa. Dapat hangga't maari nga yung mga taong may kaya dapat nga mas ini-encourage natin na magbigay sila ng tulong para naman kahit papaano hindi nahihirapan ang ating gobyerno, 'di ba? Kasi sa malaking crisis na hinaharap natin ngayon, talagang hindi na natin alam kung kakayanin pa ng ayuda ng ating gobyerno. So, makakayanan lang siguro ng ating bansa kung lahat tayo nagkakaisa. Hindi yung puro na lang tayo batikos sa mga taong tumutulong. Diba? Kasi ang mahalaga talaga ngayon yung may maibibigay tayo sa kapwa. Kasi kung prinsipyo ang ating paiiralin sa ngayon, at kung ano man yung pinaglalaban mo na alam mo kayang tama, hindi natin mapapakinabangan sa ngayon yan. Sa totoo lang yung ginawa ni FLM, wala akong masabi guys, kasi sa totoo lang, napakaraming tao na ang na-encourage niya sa ginawa niya. Hindi natin siya kilala sa totoo lang. Kung hindi yan siya pumutok sa social media, sino bang nakakilala sa kanya na Marcos siya, na mangusin siya? Wala, di ba? Dapat nung hindi pa yung crisis na yan, dapat noon nyo pa kinalkal yung pagkatao niya, di ba? Noon nyo pa yan hinahanap. Ngayon, baliktad na yata kung kailan siya nagpapakita, saka naman kayo, ngawa na ngawa. Bakit? Para saan? Para din ba kayo magiging sikat na rin at sinasakyan nyo ang pagiging sikat niya sa pagiging matulungin niya? Guys, sa totoo lang, sa panahon ngayon, kahit anong prinsipyo na ipinaglalaban nyo, kahit anong gusto nyong alamin sa pagkatao ni FLM, at kung kahit anong gusto nyong palabasin, ang mga tao, hindi nyo yan basta-basta maiinggan nyo. Kasi hindi yan ang kailangan nila sa panahon na to. Hindi yan. Alam nyo kasi ang tao, sa totoo lang, kapag natulungan mo yan, lalo na yung bukal sa kalooban niyang tumulong, ipinagpapasalamatan yan ng mga taong, lalo na yung mga matataong mas kailangan nila ng tulong. Hinahangaan lalo nila yung mga ganong tao. Kasi kung ganun lang din naman na batikos kayo ng batikos sa ginagawa niya ngayon, hindi na yung sasabihin na tayo, kasi mayroon siyang ginawang masama noon, tapos kaya kayo nagngangawa. Hindi na yan ang usapin dyan eh. Ang usapin dyan, maaring maaga kayong namumulitiko or maaga kayong nagpapasikat or sinasakyan niyo yung pagiging sikat niya ngayon. Kasi kung talagang hinahanapan niyo siya ng butas, kung talagang hinahanap niyo yan matagal na, edi sana matagal niyo na yung hinahanap at kinasuhan noon pa na wala itong crisis na to. Diba?
Kasi nung panahon wala pang crisis at hinahanap niyo yan dahil may atraso yan, hindi sana. Hindi niya nagagawa yung mga ganung bagay ngayon na pinagmamalaki niya, nasa social media siya, naka-live siya. Sino pa namang maniniwala sa inyong mga tao na may mga atraso yung tao na yan? Ngayong nagpapakita siya, talagang pinapublicity niya yung kanyang mga ginagawa. Mayroon bang ganun? Sinong maniniwalang ganun-ganun agad? Sana, kung alam nyo palang may atraso yung tao na yan, noon nyo pa ginagawa. At kung mayroon man siyang atraso, kaya siya nandito ngayon, ibig sabihin, maaring absuelto siya dun. Diba? Ngayon, kung Marcos man ang dinala niyang pangalan, guys, ito lang masasabi ko, sa pagiging Marcos niya ngayon, ipagpapasalamat ko yun. Alam mo bakit? Isang malaking bagsak yan sa mga apelyedong Marcos. Kasi, yung ginawa niya ngayon, kabutihan eh. Hindi naman kasamaan. Pero ang ipinagtataka ko, bakit pilit na pilit yung binabagsak yung tao na dapat kahit papano, ipagpapasalamat nyo na lang. Kasi yung prinsipyo na tinatawag natin, na alam natin, kung sa inyo sa sarili na alam nyo na tama yung pinaglalaban nyo, hindi nyo kayang ipapakain sa tao yan. Sige nga, subukan nyong ipa-stop si Leo Marcos ngayon, si Francis Leo Marcos ngayon, at gawin nyong yung ginagawa niya, kaya nyo ba? Diba ang ginagawa nyo lang naman eh, puro lang kayo sat-sat, puro kayo ngawa ng ngawa, puro kayo kung ano-ano na lang yung pinagsasabi nyo kay Francis Leo Marcos. Hindi ba pwede guys, isantabi nyo muna yan? At kung gusto nyo yung batikusin siya, kaya siya nagpapakilala, dahil baka tumakbo siya pagdating ng eleksyon, so what? Nasa tao na yun. Kung gusto nilang iboto yung tao na yan, so what? Kasi meron naman siyang ginagawa eh. Ngayon, kung iniisip nyo, baka na siya ng dilawan, sige, yung ginagawa nyo ngayon na iniimbestigahan nyo rin. Then, pagkatapos ng crisis na to, ilabas nyo para mamulat yung mga tao. Di ba? Hindi yung puro kayo batikos na batikos. Eh kung tayo nga eh, ang dami natin na individual na may organization pa tayong hinahawakan. Hindi nga natin kaya yung ginagawa niya. Di ba? Tapos, puro kayo ngawa ng ngawa. Isa pa to si Balikaw na to. Itong si JR Balikaw na to, hindi ka na talaga tumitigil. Alam mo sa totoo lang, Mr. Balikaw, ang ginagawa mo, tama ka nga, may prinsipyo ka. Prinsipyo na pang sarili mo, alam mo bakit? Yung prinsipyo mo kasi na yan, hindi yan nakakain sa ngayon, ha? Kung alam mo yung tamang pinaglalaban mo, kung isa ka dun sa complainant, yun. Dapat noon mo pa ginagawa, hindi mo itataon ngayon sa panahon ng crisis na to. Kiso yan si Francis Marcos ngayon, isikat na sikat. Gusto mo ran bang sakyan ang sakyan para sumikat ka rin, 'di ba? Lahat na lang kasi pinapasukan mo, sinisingitan mo, 'di ba? Natandaan mo ba noon? Nung isang kaibigan ko nagkaroon kami ng problema, ha? Masabi kong kaibigan ko kasi unang-una, mayroon din kaming pinagsamahan ng tao. Pangalawa, nagkakasama kami noon, nakikita kami noon, 'di ba? Kitang-kita mo naman 'yun. Pero nagkaroon lang kami ng problema, sumakay ka na naman. Imaski nga siya na nahimik eh, pero ikaw na naman yung biglang sumabat na naman sa akin. O ano, nanalo ka ba sa akin? Hindi. Kasi sinabayhan kita. Kung totoong investigador ka, puntahan mo ko sa amin, 'di ba? Puntahan mo yung lugar namin, doon ka mag-imbestiga para malaman mo at makilala mo kung ano ako. 'Di ba sinabihan kita? Hindi ko pa kayo kilala, hindi ko pa kilala yung kaibigan at nakakasama ko sa grupo na 'yan na bago kami nagkaroon ng misunderstanding. Dati ko nang ginagawa ang pagka-community service, 'di ba? Pinakitaan pa kita ng mga pictures na previous na community services ko tuwing umuwi ako taon-taon. 'Di ba nanahimik ka? Anong sabi mo sa akin? O sige sis, ipagpatuloy mo yan. Bakit? Bakit mo nasabi yun? Dahil, na-convince kita. Dahil hindi tama yung hinala mo.
hindi tama yung sasabihin mo, pinaimbestigahan mo. Mayroon bang nag-imbestiga na ako mismo ang kinakausap mo? Di ba kung nag-imbestiga ka talaga, kumukuha ka ng proof of evidence at hindi yung puro na lang sa social media, yung sa hearsay, yung posted ng posted, kukuha ng document, i-validate mo. Puntahan mo yung lugar. Doon ka magtanong. Kasi ang nakikita ko sa'yo, GR Balico, sa totoo lang, kapatid nga tawag ko na sa'yo nung una eh. Pero ngayon, alam mo sa totoo lang, ang tawag ko sa'yo, sausawiro. Ha? Sausawiro at gustong magpakabayani. Diba? Masarap magpakabayani, bes. Pero dapat ilagay mo muna sa panahon. Sa tamang panahon. Hindi pa ngayon kasi kahit gaano gawin mo ngayon, bes, hindi ka tatangkilikin. Kasi yung prinsipyo mo ngayon, hindi yan ang makakain ng mamamayan natin. Hindi yan ang unang-una nilang tatangkilikin sa'yo. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, kaya mo bang tapatan si Sir Francis Leo Marcos? Baka nga siguro mga 10 sako, bes, hindi mo kayang ibigay eh. Baka mamaya magtatawag ka pa ng mga kasamahan mo para lang maibigay mo yung 10 sako, bes. Di ba? So sana tigilan mo muna. Baka pwede naman, manawagan ka naman na baka pa na lang si Francis Leo para naman magsilabas yung iba na magbibigay pa ng tulong. Ang dami pa ng mamamaya natin na nangangailangan ng tulong, nakulang ng ayuda. O, di ba? At least mapakinabangan yung prinsipyo mo. Saka na yan. Habulin mo si Sir Francis Leo Marcos pagkatapos. Umuwi ka ng Pilipinas. Yan, ikaw ang mangunguna. Pakita mo na bayani ka sa mga taong complainant na sinasabi nyo na niloko ni Sir Francis Leo Marcos. Ha? Kaya ako, no say ako kay Sir Leo Francis Marcos. Ayokong mag-conclude about him dahil hindi ko siya personal na kilala. Pangalawa, kung mayroon man siyang nagiging atraso sa mga kababayan natin, problema niya na yun. Ha? Pangalawa, problema na rin yun na mga taong ginawa niya ng atraso. Kung yung mga taong na yan na may pera yan, aba, sila ang pumunta sa lugar kung saan sila mag-file ng legalities. Ha? Hindi ikaw, kasi hindi naman sa'yo nakagawa ng atraso si Francis Leo Marcos, di ba? So dapat, ang gawin natin ngayon, pagpapasalamatan natin si Francis Leo Marcos para kahit papano, kung may pera pa si Sir Leo Francis Marcos, mas ganahan pa siyang tumulong, di ba? Ngayon, kung inisip mo na tatakbo siya, best, hayaan niyo mga taong magdesisyon, ha? Huwag muna yung maaga pa masyado ang pangangampanya. Malayo pa ang eleksyon, okay? At huwag mo idadrag yung ibang Marcos na nanahimik. Sabihin na natin kung nagsalita sila. Pero hindi naman direktiba talaga na pinopoint out yung tao, di ba? Hayaan niyo muna, di ba? Hayaan niyo kasi Marcos naman eh. Magulat kayo kung ang dala nila diyan Cayetano, di ba? Ayon niyo kay Cayetano, doon. Doon kayo magngangawa. Doon kayo magngawa kung ang dala diyan Aquino, oh, di ba? Oh, di ba? Pero hindi rin eh. Matutuwa pa tayo, di ba? Kahit Aquino man 'yan, Makadilawan man 'yan, Robredo man 'yan, oh, di ba? Tungtuwa tayo kasi at least pinakita nila na kaya pala nila maglabas ng damakmak na pera para sa kababayan natin na nangangailangan. Okay? So, para kay Sir Leo Francis Marcos, Sir, pagpatuloy nyo lang, Sir, basta alam nyo nasa tama kayo at kabutihan yung ginagawa nyo at bukal sa puso nyo. Maraming salamat po.